Hi guys! Magbibigay ako ng tips kung ano ang mga dapat iwasan at huwag niyong gawin, huwag na huwag, pag may alaga kayong bata para iwas disgrasya at iwas pahamak na rin sa alaga mo, lalo na sa'yo kasi pag may nangyari sa alaga mo, lagot ka rin. So keep on watching! Number one talaga guys is walang katapusang huwag mong sasaktan ang alaga mo. Number one talaga yan. Huwag na huwag. Lalo na maraming mga CCTV camera sa mga bahay ng amo. Kaya iwasan nyo yun. Kung maari yung mga alaga natin, sakyan na lang natin kahit mainis tayo, kahit magalit tayo. Inhale, exhale lang. At isipin natin kung bakit tayo andito. Humugot tayo dun para wala tayong magawa na kahit na ano sa alaga natin. Number two, yung huwag kayong mag-iwan o gumamit ng mga matatalim na bagay sa malapit sa alaga nyo. Lalo na sa kusina guys, kasi minsan yung nakakatakbo yung alaga natin doon o nakakapasok. Kahit may sarado yan, minsan hindi natin maiwasan na bukas. Yung mga kutsilyo o yung mga ginagamit natin pang slice, ilayo natin sa ano, sa doon sa ano, sa patungan. Kung maaari, ilagay mo doon sa pinakaloob ng lababo para hindi mahulog. Basta iwasan yung malapit doon sa ano, sa gilid kasi maaring matusok sila or maaring mahulog sa kanila. Yun talaga guys, iwasan talaga 'yan. At lalo nang iwasan yung iwan doon sa mesa, yung mga ipang-slice nyo na kutsilyo, mga knife. At huwag na huwag nyong kalimutan sa sala. Lagot talaga. Lalo na yung mga scissors, ilayo nyo yun sa alaga nyo. Kung maaari, talaga huwag ilayo sa kanila yung mga matatalim na bagay. Tapos, yung mga nail cutter, basta yung mga matatalim, iwasan yun. Kasi minsan, pinutulan ko ng kuko yung alaga ko. Alam nyo, ano, nung pinutulan ko na siyang kuko, inilagay ko lang sa bulsa ko yata yun, saan ko yung nilagay yung nail cutter, malapit na siyang matusok. Kaya iwasan nyo yun. Basta lahat ng maaring maka-aksidente sa kanila, ilayo nyo sa kanila. Kasi kahit hindi man natin yan sinasadya, pag nasugatan sila or nasagi nila yan, tayo pa rin yung may kasalanan. Number three is yung mga ginagamit natin na paninis, iwasan natin na iwan dyan sa kung saan-saan. Basta after natin gamitin, kahit na andyan pa tayo gumagamit, kailangan talaga ilagay sa mataas na bagay o nakatago na hindi nila maaring makita. Kasi yung mga alaga natin, lalo na yung mga maliliit na wala pang isip, yung mga nasa 1-year-old pa lang, wala pa yan sa isip nila kung pwede ba yung inumin o yung kainin. Na-try ko na yan. One time, naglilinis ako ng ano, ng yung ang gamit ko is yung ano, yung safe, yung nililinis ko yun kasi sa wall. Tumalikod lang ako konti, ala, tumakbo na yung alaga ko doon, malapit niya nang inumin yung safe. Nasa bibig niya na talaga, malapit na talaga. Buti na lang, pagkahawa ko talaga is didikit na yun sa bibig niya. Yung alaga ko na yung ano, yung ikalawang amo ko, yung marami akong alaga. Isinabay ko na yung paglilinis at pagmamantay ng bata. Sa dami ba naman ng alaga ko? Kaya, lesson learned na rin yun, na pag naglilinis ka, kahit andyan ka pa nakatingin, hindi talaga maiwasan na makakatalikod ka or ano, makakalimutan mo yon. Dadamputin yun na alaga mo, iinumin niya nila or kakainin. Kaya iwasan mo yan, lagot ka talaga. Tapos yung mga panlinis ng floor, mga ganyan, wala yun sa isip ng mga bata na maliliit pa kung pwede ba yung kainin or anuhin. O ibuhos siya nila sa floor lahat o ano. Kailangan ilayo talaga yan sa mga bata. Iwasan talaga. Kahit na anong bagay, guys, ilayo nyo, lalo na yung nagpapakain kayo sa kanya,
ilayo nyo yung mga babasagin sa tabi niya. Kasi lalaruin niya yan o kukunin niya yan. Tapos pag nakita ka na nakita mo, bigla lang nila yung bibitawan or maratil sila, mahulog. Yun. At saka yung mga pagkain na hindi pwede sa kanila, ilayo mo. Kasi hindi mo makita yan pag baka kakainin nila yan. At number 4 is, huwag mong alisin yung tingin mo sa alaga mo. Kailangan alert ka, attentive ka sa alaga mo. Kaya yung number 1 dyan na bawal is yung cellphone. Yan talaga yung distraction sa atin, lalo na yung kasama natin, alaga natin. Yung iba, yung lalo na yung nasa park na namamasya na naglalaro, kailangan talaga guys, alert ka dyan, mabilis ka dyan, tingnan mo talaga yung alaga mo, baka makulog, baka madapa, baka ano. Wala ka dapat tinitingnan na cellphone. Lalo na sa bahay. Pag yung alaga mo parating may bukol, parating may scratch, hindi na yan maganda para sa amo mo. Lalo na pag bago ka pa lang. Kailangan talaga pakaingatan mo ang alaga mo kasi sila talaga yung priority. Priority ng amo, priority mo. Bahala na hindi mo magawa yung iba basta yung alaga mo ang unahin mo. Dito guys, pati sa trabaho, priority talaga ang alaga. Unahin yung alaga bago ang trabaho. Kaya nga tayo nandito dahil sa mga alaga natin. So kailangan ingatan talaga natin yung mga alaga natin. Kahit saan ka man magpunta, kailangan nakikita mo. Lalo na yung kakulitan na ng mga bata, yung mga 1-year-old, 1, 2, 3, naku, sobrang kulit, sobrang likot. Nakakapagod magsigihabol. Nakakapayat kaya yan guys, yung parang exercise mo na. Panay ang upo mo, tayo, takbo. Lahat na ng exercise sa katawan na gagawa mo pag yung mga alaga mo mga ganyan, mga edad. Kasi dyan na sila nag-start na magkulit, malikot. So, kailangan talaga, nakatingin ka talaga parati. Tumalikod ka lang konti, ewan ko lang kung saan na sila. Baka andyan na sila sa taas ng mesa. O baka umakyat na sila dun sa bintana o saan man, nakakatakot. Kaya pag ganyan yung mga edad ng alaga, huwag talaga alisin sa paningin. Yan yung pinaka number 1 secret dyan. Para safe ang alaga at safe ka na rin sa amo mo. Hindi ka malalagot. Okay lang naman yung paminsan-minsan. Siyempre hindi maiwasan yan kasi mga bata. Pero pag parati, ibang issue na yan. Hindi ka na niyan attentive sa alaga mo, hindi ka na alert sa alaga mo, hindi ka na nakatutok pa ganyan. Kasi hindi talaga, yung ibang amo, hindi yan maiintindihan. May mga amo na iintindihan yan, pero may mga amo na magko-question sa isip nila. Bakit nangyari yan sa bata? Ganito. Eh, andito nga tayo, pinapasahuran para bantayan natin ang alaga natin. Nakatutok tayo sa kanila. Yun. Number 5 is tingnan natin, ingatan natin yung mga laruan. Yung mga maliliit na parts ng laruan, kung maaari, pag yung alaga mo is maliit pa na wala pang isip na sa 1, 2, 3 na mga edad, yung iba nga kahit 4, hindi pa yan tinitingnan pa rin yan talaga. Yung mga baka makain nila ba? So kung maari, yung mga maliliit na parts, tanggalin mo lang muna, itago mo. O wag mo munang ibigay yung mga laruan na hindi pa pwede para iwas disgrasya. Tapos pag naglalaro yan siya guys, pag naglalaro sila, sundin mo ligpit yung mga laruan kasi naaapakan niya nila. Paano pag naapakan nila, nabasag or yung plastic nasira, nasugat sila o natusok, disgrasya. Ako yung ginagawa ko. Pag
yung mga bata kasi hindi maiwasan, sabay-sabayan nilang pag pag nilaro lang nila konti, kunin na naman yung isa. Ang ginagawa ko niyan, kinukuha ko na talaga yung mga ayaw na nilaruin. Inutusan ko na iligpit pag hindi nakinig. Ako na nagliligpit kaysa sa madisgrasya. Nililigpit ko. Sinusunod ko yan, guys. One time, ang daming laruan sa floor. Napakan niya yung gitara. As in, guys, matulis pa naman yung plastic noon. Buti hindi siya na natusok. Yung sinabi namin sa nanay na nabasag na apakan niya, okay lang naman sa nanay. Ang hindi okay yun pag natusok yun. Paano ako, andyan ako nakatingin, bakit nangyari yun, yung ganun. So, kailangan mo talaga. Tapos, yung mga bola-bola na maliliit yan, guys. Delikado yan. Itago mo yan yung mga maliliit, tiny talaga na mga laruan. Tapos, yung mga bola na nasa floor na nakakalat, yung mga cars, itabi mo yan konti. Kasi yung ibang mga bata na maliliit pa, hindi yan sila tumitingin. Tumatakbo lang yan sila. Paano pag napaka nila, na slide sila, na untog sila. So, ingat din. Ingat-ingat talaga sa laro, mga laruan. Yun yung ano ko. Kasi, nakailang alaga na ako. Alam ko na yung mga possible na mangyayari pag hindi mo yan iningatan, hindi mo ginawa yung mga sinabi ko na tips. Tapos sa food, guys. Number 6, iwasan yung magbigay ng mga food na hindi natutunaw agad. Or yung buo pa na malunok nila. Iwasan silang bigyan ng candy yung mga maliliit pa na bata. Kasi hindi pa nila alam inguyain. Baka ilunokin lang yan nila bigla. O yung mga fruits, yung mga buto-buto, tanggalin nyo yan. Lalo na yung sa isda. Yung ginagawa ko, pag nagprito ako ng isda sa laga ko, as in, guys, sinihimay-himay ko talaga yan. Kaysa sa mabuto, maano ng buto. Mahirap pag yung isda, yung pagkain ng laga ko, takes time talaga. Tinitingnan ko talaga yan isa-isa na hindi siya nawala ng buto. Mahirap piliin. Tapos, ayun lang naman sa food. Tapos, huwag silang bigyan ng mga bawal sa kanila na ayaw ng amo nyo nakainin nila. Huwag sila bigyan ng bawal. Kasi pag sinabi ng amo na huwag ibigyan ng ganyan, huwag. Kasi ano yan sila dito sa pagkain ng mga bata? Strict. Hindi sila yung hala, lamon. Hindi. Mga pagkain dito, tikim-tikim lang yan. Lalo na yung mga sweets. Hindi yan sila pwedeng kumain ng marami. Yung iba nga hindi pinapakain talaga. Last one, guys. Number 7. Be aware kayo ng mga ginagawa nyo na andyan yung alaga nyo. Kasi may mga bata na nagsusubong. Huwag kayong kampante. Behave kayo pagkasama nyo yung alaga nyo, kung ano mang ginagawa nyo. Kasi yung ibang bata, marunong nang magsabi, magsumbong. Masisiraan ka kay amo mo, lagot ka. Madi-discourage yung amo mo kung yung bata pa naman, minsan hindi marunong magsinungaling. May mga bata rin dito na, alam mo na, gumawa ng story. Pero yung mga maliliit pa na nagsasalita na, nagsusumbong na yan. Yung may mga amo na nagtatanong kung anong kinain niyo, anong kinain mo, anong ginawa niyo, anong nilaro niyo, mga ganon. Kung lalo na yung mga bata na pinagbawal pa sa mga gadget, na pinanood niyo ng cellphone. Yung ibang bata, yung alaga ko ngayon, 3 years old, ano na, natatanong na ng nanay kung anong kinain niya ngayon. Sasabi na siya. yung kahapon, pumunta yung lola sa bahay. Sabi nang, tinanong siya anong kinain niya. Nung time na yung pinakain ko siya ng biscuit, sabi niya biscuit, yung banana biscuit daw kinain niya. Tapos, si lola mo, anong pinakain sa'yo? Sabi ng bata, cake daw, ano yun? Yung cake daw na ano, ibawal siya kumain ng mga ganyan-ganyan na hindi gawa ng nanay niya or hindi pili na shop yung bibilhan. Tinanong ako ng amo ko anong pinakainin ng lola. Sabi ko yung ano, pinakita ko yung sample na ganito.
Ah, sabi ng mama ko, sabi ng tatay, matamis pa naman yun sa loob niya. Eh, hindi ako nagsumbong, guys. Yung alaga ko na 3 years old ang nagsabi, eh, paano pa ako mag, ano, sinabi ko na. Kaya yon. Gusto ko lang i-share sa inyo para naman bago kayo pumunta dito or bago pa lang kayo dito is aware kayo. O lalo na yung mga hindi pa ka nakatry na magkaroon ng alaga at magkakaroon na ng alaga. At least, na, kaya gusto ko lang i-share yung mga na-experience ko na mga bagay na iwasan talaga kung gusto mong magiging safe yung alaga mo at ikaw sa amo mo. Importante yun, guys, para naman tatagal ka. Tatagal ka yung magkasama ng alaga mo dito sa Hong Kong. Tatagal ka sa trabaho mo dito sa Hong Kong. Okay, guys, please subscribe naman to my channel. Pakiclick ng subscribe button dyan sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you sa support. Thank you for watching. Bye-bye.